What's up mga kabari at mga kasilip, and welcome back to Master Silip TV. Narito naman po ang inyong lingkod na si Master Silip para magbigay ng race analysis and information na gaganapin na pakarera sa Malvar, Batangas. And it's a Saturday racing, April 8, 2023, Sabado de Gloria or Black Saturday. And we have 7 races na lalargahan. And try nating silipin kung sino may mga malalaking posibilidad na malaki panalo. And bago lahat, good morning sa inyo or good afternoon sa inyo mga kabari at mga kasilip, no? Kung anong oras nyo mapinapanood to. I hope everyone is safe and nag-e-enjoy kayo sa inyong mga bakasyon at nagninilay-nilay. And gusto ko lang po palang mag-disclaimer, no? Ito pong aking race analysis is binibase ko according sa pagkakagawa ng lineup, no? Kung ano yung basa ko na pwedeng mangyaring scenario. Ngayon, sa mga pinipili ko naman na mga first pick, second pick ko, is binibase ko yun kung sino naman yung tingin ko na pwedeng manalo. But then again, nasa sa inyo po yan. Pwede po kayong pumili ng iba, no? It's my own race analysis and I'm just giving you an idea kung ano yung mga posibilidad na pwedeng mangyari or scenario na mangyayari sa isang karera. So yun, and dun sa nagtatanong na kung sinasabi na bakit yung solo may pang forecast pa, diba, Jimmer? Eh kasi po, para po naman yun sa mga tumataya ng forecast or yung gustong magdagdag para hindi na nagtatanong kung sino yung pwedeng pang-upset, inilalagay ko na rin po yun. Pero nasa inyo po yun kung gusto nyo pong solohin or kung gusto nyo idagdag yung ilalagay kong pang-forecast ko or pang-upset ko. Ganun lang po kasimple yun. So I hope Jimmer, naiintindihan mo or naiintindihan mo na kung ano yung ginagawa ko sa aking pagre-race analysis, kung bakit ko sinasama yung mga ganung bagay, okay? And by the way, kung bago lang po pala kayo rito sa channel ko, kindly click the subscribe button. Malaking tulong na po sa akin yan, mga kabarya, mga kasilip, no? And tulungan nyo po ako sana na ma-reach yung ating 3,000 subscribers for the month of April, no? Yan po yung pinaka-goal ko ngayon. And maraming salamat po sa mga bagong kabarya at kasilip natin na subscribers. And also, you may share this video with other FB groups or messenger group para naman po sa mga kabarya natin mananaya. And you may also leave your comment down below kung anong gusto nyong pag-usapan natin or any suggestions that you would like to talk about. Paklik na rin ang like button kung okay po sa inyo yung video na to, mga kabarya, mga kasilip, no? And speaking of shoutout, no, may shoutout lang ako rito ng Maylanilan. Shoutout kay Andrew Ledesma. Ayan, so suki natin to, mga kabarya, mga kasilip. Shoutout sa iyo, kabarya Andrew Ledesma. Maraming salamat sa iyong suporta, no? And also, shoutout kay Solina Rivera. Ayan, pinapa-shoutout ka ni kabarya Ricardo Galang. Ayan, misis niya na si Solina Rivera. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking race analysis, no? And also, gusto lang din po palang i-shout out and happy birthday kay Kagawad Klengkleng Baldos ng Barangay 127 ng M. De La Cruz, Pasay. Ayan, pinapa-shoutout kayo ni Rolly Bet Baldos. Ayan, maraming salamat po sa inyo, mga kabarya at mga kasilip, sa inyong walang sawang suporta. And also, shout out din sa sexy na kaibigan ni kabarya Romeo Gilboy na si Josephine Bantilan at Mrs. Ariza G. Bantilan Albinda dyan sa Labac, Batangas. Happy racing po sa inyo, mga kabarya, mga kasilip. And thank you so much sa inyong support. And also, shoutout sa mga batang karirista na taga Kalyeng Malikaya. Ayan, pinapa-shoutout kayo ni kabarya Luis De Vera. Ayan, so yun. Again, we have 7 races na lalargahan. Silipin na natin to and di ko na patatagalin. Let's go ahead in 3, 2, 1, let's go! Race number 1 na po tayo, mga kabarya at mga kasilip. No? Start ng ating winner take all event, covers races 1 to 7. Our races will start at 4:30. No? Dito po sa race number 1 may 5 numbers and bettings and 5 runners. Para po sa akin, ang first race ko po rito is yung numero 4 na si Riches Lumbangan. Ang basa ko po kasi rito sa karera na to, mga kabarya, mga kasilip, is bandera rito si Premier Danshore, yung numero 3. However, baka kasi magkaroon ng konting pressure kay Blue Label at kay Princess Miyomi.
Although na tinalo na ni Princess Miyomi to si Riches Lumbangan, pero kasi 1,200 meters lang yon. And this time, 1,400 meters. So baka sakaling pumabor kay Riches Lumbangan, no? So siya yung magiging first choice ko. Ang second choice ko po rito is yung numero 2 na si Princess Miyomi. Kung sakasakali po kasi na hindi siya sumabay sa unahan at kulangin si Riches Lumbangan, si Blue Label po kasi at saka si Premier Dansur, pwede po silang magkaroon ng hagaran sa unahan eh. And then si Princess Miyomi, probably baka nasa tercera peso to, abangan niya si Riches Lumbangan. No? So malaki rin yung panalo. So siya yung magiging second choice ko. Yung third choice ko dito, sasama ko na rin yung numero 3 na si Premier Dansur. Ang basa ko naman kasi, kung sakaling hindi kayanin ni Blue Label at ni Princess Miyomi yung ere ni Premier Dansur and si Riches Lumbangan ay hindi makarimate, pwede kasi makasolo ere si Premier Dansur. However, kaya ako siya nilalagay as my third choice lang kasi may kahabaan na yung distansya. But then again, may panalo rin po yan. Actually, itong race number 1 na to, it's almost anybody's race. No? Halos lahat po sila may panalo rito. So kung meron kayong ibang ursonada, pwede nyong isama dyan. But then again, for me, dito po sa race number 1, ang first choice ko po is yung numero 4 na si Riches Lumbangan. Second choice ko po is yung numero 2 na si Princess Miyomi. And then third choice ko po is yung numero 3 na si Premier Dansur. Yun lamang po. Race number 2 na po tayo, mga kabarya, mga kasilip. No? Start ng ating pick 6, 7 covers races 2 to 7. Dito po sa race number 2 ay may 8 numbers and bettings. And this is a maiden race. No? As usual, pag maiden race, lagi ko naman po sinasabi sa inyo na it's anybody's race. Pero para po sa akin, solo po ako rito sa numero 2 na si This Is Your Day coupled entry with 2A Runaway 10. Well, ang tinitignan ko talaga rito, mga kabarya, mga kasilip, is yung 2A na si Runaway 10. No? Kasi yung huling tinakbo nito na inabot ng Nikain Touch Me is hindi man siya nauna ron, sinunod-sunod lang siya. Ibig sabihin, pepede or versatile si kabayo. No? Plus, kung ito is mauuna pa siya, tingin ko no round sila rito. May nakikita rin kasi ako isang matulin si Milran eh, no? So baka sakali na hindi pilitin si Runaway 10 mauna, sunod-sunod lang. Ngayon sa mga magtatanong kung sino'ng pwedeng umapset o kaya Famorgas ko, para po sa akin yung numero 7 na si Songbird. Kasi magkalaban na yan sa isang sweepstake race. I believe pareha silang na-scratch kung hindi ako nagkakamali. No? Pero para sa akin, solo po ako sa coupled entering numero 2 na si This Is Your Day with 2A Runaway 10. Pang-upset ko po or Famorcas ko po is yung numero 7 na si Songbird. Yun lamang po. Race number 3 na po tayo, mga kabarya, mga kasilip. No? Start ng ating Pick 5 event covers races 3 to 7. Dito po sa race number 3 ay may 8 numbers and bettings. Ang first choice ko po rito is yung numero 2 na si American Dream. Tingin ko pwedeng makasolo erito, no? Kasi ang inunahan nito si Attractive Force. May kahabaan pa yung distansya nun, no? So kung sakasakali na lumundag ng maganda si American Dream, tingin ko siya bandera. However, meron kasing Eyazaki, no? So baka sakali malucha, pero tingin ko naman mas kaya niya na tumagal over Eyazaki. So siya magiging first choice ko. Ang second choice ko po rito is yung numero 8 na si Mai Jopay. Maganda yung post position, nasa labas na, no? Plus kay Nambio Hinete, binigay na kay Alvin Guse. So baka sakali mairaos, mapaganda yung pagkakakambio Hinete, no? Kung sakasakali kasi na magkaroon ng killing pace all the way si American Dream at Eyazaki, is pwedeng makarimate kasi dyan si Mai Jopay, no? So kinukuha ko siya as my second choice. Isasama ko na rin na pang third choice dito is yung numero 1 na si Dragon Butterfly. Kung inyong matatandaan, mga kabarya, mga kasilip, may tinalo to na outstanding, no? Kung hindi siya nanalo nun, I believe segundo siya. Basta nasa ganun lang yun. Tingin ko, kung hindi makakarimate si Mai Jopay at sakaling magkaroon ng luchan all the way si American Dream at Eyazaki, si Dragon Butterfly, pwede pong makuha ng panalo yan. Dahil dalawang grupo na po yung ibinaba niya, no? So baka sakali na isalikwat ng koneksyon, pwedeng makachamba, no? So again, dito po sa race number 3, ang first choice ko po rito is yung numero 2 na si American Dream. Second choice ko po rito is yung numero 8 na si Mai Jopay. Then third choice ko po rito is yung numero 1 na si Dragon Butterfly. Yun lamang po. Race number 4 na po tayo, mga kabarya, mga kasilip. No? Start ng ating Pick 4 event covers races 4 to 7.
Dito po sa race number 4 ay may 8 numbers and bettings. Ang first choice ko po rito is yung coupled entering numero 3 na si Sheltex Gold with 3A Captain Det-Det. Ang basa ko po rito mga kabarya, mga kasilip sa race number 4, eh mukhang makakasolo Erin at this time si Captain Det-Det. May speed tong kabayo na to eh. However, yung mga past few runs niya medyo pinaririmate siya, no? Pero tingin ko siya na bandera dito, no? However, meron kasing Doña Chichay. Pero tingin ko naman mas kayang-kaya niya yung Erin ni Doña Chichay, no? So sila yung magiging first choice ko, yung numero 3 na si Sheltex Gold with 3A Captain Det-Det. Yung second choice ko rito mga barya, mga kasilip, is yung numero 1 na si Chef Cat. Probably pandihado ko na rin siguro to, no? Laging nabibitin to, no? So kung hindi segundo, tercero, tinatalo siya ni Happy Maggie. However, this time kasi maganda post position na sa loob, numero 1, no? Plus Cambio Jinete, MM Gonzales, gamay kasi ni Mark Gonzales tong si Chef Cat, no? Pag toki nun sinte, tingin ko, at sakaling kulangin si Captain Det-Det at hindi makarimate Sheltex Gold, tingin ko si Chef Cat pwedeng makakuha ng panalo. So siya yung magiging second choice ko. Third choice ko rito is yung numero 8 na si Happy Maggie. Maganda rin yung post position mga kabarya, mga kasilip, nasa labas, no? Baka sakali, ma-irate ng maayos ng apprentice ni Allison, malaki rin po panalo niyan. Kung sakasakali kasi nakulangin si Captain Det-Det at hindi makarimate si Chef Cat, tingin ko si Happy Maggie na yung pwedeng kumuha ng panalo. Again, dito po sa race number 4, ang first choice ko po is yung coupled entering numero 3 na si Sheltex Gold with 3A Captain Det-Det. And then second choice ko po yung numero 1 na si Chef Cat. Then third choice ko po is yung numero 8 na si Happy Maggie. Yun lamang po. Race number 5 na po tayo mga kabarya, mga kasilip, no? Last daily double plus 1 event. Dito po sa race number 5 ay may 6 numbers and bettings. Para po sa akin mga kabarya, mga kasilip, solo na po ako rito. Numero 4, Tugatog. Masyado lang mainam yung nakakalaban na ito nung huli, no? Si Ipolitica. So tingin ko dito sa lineup na to, medyo nakakalamang naman to si Tugatog. Maganda naman yung tinakbo niya na nakaraan kasi isinunod na rin siya kagad. Yun nga lang, mainam talaga yung nanalo doon. So para sa akin, solo ko yan. Ngayon sa mga magtatanong, sino yung pwedeng umupset or famorcas ko? Sa tingin ko, yung pwedeng umupset or famorcas ko na rin is yung numero 3 na si Success of Times. May kahabaan yung karera pero siya kasi yung bandera dito mga kabarya, mga kasilip. Eh, no? So baka sakali, walang makasabay sa kanya sa unahan, pwede rin siyang makabuo, no? Pero para sa akin, again, dito sa race number 5, solo ko po yan, numero 4, Tugatog. Pang-upset or pang-morecast ko po is yung numero 3, Success of Times. Yun lamang po. Race number 6 na po tayo, mga kabarya, mga kasilip, no? Last daily double event for Saturday racing, no? Para po sa akin, dito po sa race number 6, solo po uli ako rito, numero 7, Batang Cabrera. Masyadong mainam ang tinatakbo na ito ngayon mga kabarya, mga silip, no? Ang basa ko naman dito sa karera na to is bandera rito yung numero 2 na si Princess Mavi. And most likely baka mahagad din yung main event, no? Or kayang-kaya namang sabayan ni Batang Cabrera itong mga to, yung area na ito, Kasi kung inyong matatandaan, ang hinabol nito is si Enigmatic Linden, no? So sobrang lakas ng Eri nung tinalo niya. Again, para sa akin, solo ako rito, numero 7, Batang Cabrera. Ngayon sa mga magtatanong kung sino pwedeng umupset or famorcas ko na rin, yung numero 5 na rin, si main event, no? Kasi galing sa panalo, mainam din yung tinakbo, no? Sa tingin ko, pwedeng makachamba. But then again, for me, para sa akin, ha, sa race number 6, solo po ako, numero 7, Batang Cabrera. Pang-upset or famorcas ko po is yung numero 5 na si main event. Yun lamang po. Race number 7 na po tayo mga kabarya, mga kasilip. No? Final race for Saturday racing. Dito po sa race number 7, ang first choice ko po rito is yung numero 8 na si Lucky No-No. Ang galing ng huling panalo nito mga kabarya, mga kasilip. No? Hindi ganun kaganda yung alis, pero naparimate at na-irate ng maganda ni Jackie J.B. Hernandez, no? Kasi ang basa ko naman dito, baka magkaroon ng killing pace,
between Alalum Falls at Tatler Story and sa numero G's na si Alta Mombis. And kung sakasakali lulundag ng maayos si Laki, no, tingin ko pwede maging tailor-made sa kanya yung karera, no? So siya yung magiging first choice ko. Second choice ko rito is yung numero 4 na si The Price is Right. Ito rin mga kabarya, mga kasilip, ang inam din ng panalo nito, no, nung huling takbo niya. Ngayon, kung sakaling magkaroon ng killing pace between 7, 9, and 10, eh si The Price is Right kasi pwedeng pumesto ng pang-apat, no? At kung iindahin ni Lucky Nono yung peso niya kasi may kabigatan 57, baka mameso, plus mahaba yung distansya, baka indahin ni Gabayo, si The Price is Right kasi pwede nang kumuha ng panalo yan, no? So siya yung magiging second choice ko. Again, dito po sa race number 7, our last race po, ang first choice ko po is yung numero 8 na si Lucky Nono. Second choice ko po is yung numero 4 na si The Price is Right. Ngayon kung may kursonada po kayong iba, sama nyo na lang po. Yun lamang po. At dyan nagtatapos ang ating Saturday race analysis. Sana po makatulong sa inyo mga kabarya, mga kasilip. No? Well, lagi naman, wala naman ako ibang hangad kundi matulungan lang po kayo or mabigyan kayo ng idea kung ano yung mga possible or posibilidad na pwedeng maging senaryo sa bawat karera. No? Again, nasa sa inyo naman po yan. Eh. Pwede nyong sundan, pwede nyong palitan, at pwede nyong dagdagan. And sana po, wag nyo na rin pong skip yung aking ads para naman po makabawi ako kahit konti, no, sa aking ginagawang race analysis. And paki-visit na rin po yung ating Facebook page na Master Silip 2.0. Kasi minsan nagpo-post ako dyan, no? Or minsan pwede kayong mag-comment dyan. Then tingnan natin kung ano yung pwede natin pag-usapan dyan. And also, subscribe, like, and share. Dalubasang Buraot, Boss Paolo Crisostomo. Ayan. And also sa mga ibang vloggers na rin, no? And para meron kayong mga ibang choices or makita ng race analysis. Alright? So once again, this is your Master Silip na nagsasabing, bawal ang hard loser, dapat happy lang. Peace out!